Hindi mo masasabi kung ano ang mararating ng isang tao sa kanyang buhay. Huwag na huwag kang mangahamak ng taong mahirap dahil baka sa bandang huli ay matutupad pala nito ang kanyang mga pangarap. Sa muli niyong pagkikita ay mapapanganga ka na lang dahil ibang tao na ang iyong kaharap. Kaya kaibigan, simulan natin ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Marie Chris, maganda, matalino at higit sa lahat ay lumaki sa isang mayamang pamilya. Kaya ganoon na lamang ito pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan. Ngunit kahit na nasa babae na ang ganitong mga katangian, ay hindi mo makikita dito ang pagiging isang mayabang. Wala itong pinipiling tao, mahirap man o mayaman. Pantay-pantay ang tingin niya sa kanyang mga kaklase at halos lahat ay itinuturing nitong kaibigan. Isa na dito ang mahirap na binatang si Andrew. Kabaliktaran naman ito ng dalaga dahil hindi ito gwapo. Mahina ang utak nito sa pag-aaral at lumaki naman ito sa pamilyang basurero. Matagal na itong may paghanga kay Marie Chris, ngunit alam niya naman sa kanyang sarili na wala siyang pag-asa. Sa totoo nga, ay wala siyang kaibigan dahil pilit siyang nilalayuan ng mga estudyante sa kanilang paaralan. Naku, nandyan na si Andrew. Mangangamoy basura na naman ang eskwelahan. Tiyak kong galing pa yan sa pamumulot ng basura bago pa siya pumasok dito. Pangahamak ni James na isang mayamang binata. Nang dahil doon ay palaging nagiging laman ng tawanan si Andrew kahit wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit nang marinig ito ni Marie Chris ay agad nitong ipinagtanggol ang binata. Ano ba kayo? Tigilan niyo nga si Andrew. Kung ano-anong pangahamak na lamang ang ginagawa niyo sa kanya. Bakit? May nagawa ba siyang masama? Pagtatanggol ni Marie Chris. Anong wala? Hindi ka ba nababahuan sa kanya? Sa tuwing dadaan siya sa aming harapan, eh hindi na nga kami makahinga. Kung ako sa'yo ay lumayo ka na din sa lalaking yan, dahil baka isang araw ay maospital ka? Natatawang sagot ni James. Hindi akalain ni Andrew na ang babae pa na kanyang hinahangaan ang magtatanggol sa kanya. Wala talaga itong kaarte-arte sa katawan, kaya mas lalong tumindi ang pagtingin nito sa dalaga. Maraming salamat pero hindi mo na kailangan gawin ang bagay na yun, nahihiyang sabi ni Andrew. Naku Andrew, kung hindi mo papatulan niyang mga yan, ay hindi ka nila titigilan. Mga walang magawa sa buhay. Sige na at umiwas ka na lang, nakasimangot na sagot ni Marie Chris. Sobrang bigat na talaga ng pakiramdam ni Andrew sa mga oras na yon, ngunit agad niya itong nakalimutan nang dahil sa pagkagalak ng kanyang puso. Sino ba naman ang hindi kikiligin kung ang babae na iyong hinahangaan pa ang magtatanggol sa'yo? Lumipas ang maghapon ay nagsiuwian na ang mga estudyante. Bago pa man umuwi sa kanilang bahay ang binata, ay dinaanan muna nito ang kanyang mga magulang. Naroon ang mga ito sa bundok ng basura at namumulot ng mga bagay na pwede pang pakinabangan. Nay, Tay, nandito na po ako. Tutulungan ko na po kayo sa pagbubuhat ng basura, masayang bati ni Andrew. Umuwi ka na lang anak at baka man dumi pang uniforme mo. Kami na ang bahala dito ng tatay mo. Nakajakpat nga kami dahil may nagtapon ng sirang refrigerator, nakangiting sagot ni Aling Susing. Tama ang nanay mo anak, umuwi ka na lang at mag-aral. Nahihiya na nga kami sa'yo eh. Pagod ka na sa eskwelahan tapos tuwing uuwi ka ay magtatrabaho ka pa, dagdag ni Mang Gusting. Hindi man siya biniyaan ng maginhawang buhay, ngunit biniyaan naman siya ng mamabuting mga magulang. Kapos man sila sa pagpepera, ngunit handa naman ang mga ito na gawin ang lahat para lamang mapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Pinigilan man ang mag-asawa si Andrew, ngunit tinulungan pa rin sila ng binata. Sige na po, para sabay-sabay na po tayong umuwi. Ipagbubuhat ko na po kayo at pumunta na po tayo sa junk shop, pangungulit ng lalaki. Nang dahil doon ay sabay-sabay na ang isang pamilya. Habang buhat-buhat ni Andrew ang mga basurang ipagbebenta nila, ay bigla niyang nakita si Marie Chris. Nakaramdam siya ng hiya, ngunit ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa.
Pilit niyang iniiwasan ang tingin ng dalaga sa mga mata upang hindi siya nito batiin. Ngunit nang magkasalubong sila, ay napansin pa rin siya ng babae. "Uy, Mari Chris, ikaw pala. Mag-iingat ka sa pag-uwi sa inyong bahay." Nakangising bati ni Andrew. Hiyang-hiya talaga ang binata dahil sobrang dumi na ng kanyang uniforme. Nang dahil sa mga basang basura ay nangangamoy na rin ang kanyang katawan. Napapapikit na lamang ito dahil hindi niya malaman ang kanyang gagawin. "Ikaw din, Andrew, mag-iingat ka ha. Sobrang sipag mo naman. Huwag ka nang mahiya dahil wala namang mali sa iyong ginagawa. Dapat ka panghangaan at tularan sa pagtulong mo sa iyong mga magulang." Masayang sagot ni Mari Chris. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng pag-asa kay Andrew. Naisip niya na dapat siyang magsikap at mangarap nang sa ganon ay makaahon sila sa hirap. Sa pag-uwi nila sa kanilang bahay ay agad siyang nahiga sa kanyang kama. Naiisip niya na hindi naman ganon kasama ang lahat ng tao dahil may katulad pa ni Mari Chris na matuwid ang pagtingin sa buhay. Kinabukasan sa pagpasok niya sa eskwelahan ay nakaabang na agad doon ang grupo ni James. Kahit hindi niya ito pansinin ay nakakarinig pa rin siya ng mas sakit na salita mula sa binata. "Oh, mga pare, magtakip na kayo ng inyong mga ilong dahil dadaan na si Boy Basura. Baka mamaya mahawaan pa tayo niyo ng sakit, kaya sundin niyo na lang ang sinasabi ko sa inyo." Natatawang sabi ni James. Tinakpan naman ng mga kaibigan ng binata ang kani-kanilang mga ilong. Pagkatapos noon ay nagsitawanan ng isang grupo habang naglalakad si Andrew sa kanilang harapan. Hiyang-hiya na talaga ang binata, ngunit iniisip na lamang niya na hindi siya dapat mahiya. Kung ito man ang trabaho ng kanyang mga magulang, ay ito ang dahilan kung bakit siya nakakapag-aral. Sobrang sakit talaga sa kanyang puso na maliitin ng ibang mga tao. Para kasing nadadamay ang kanyang mga magulang na walang kaalam-alam. Ngunit may isang salita si James na hindi talaga nagustuhan ni Andrew. Idinamay na rin kasi nito pati na rin ang kanyang nanay at tatay. "Si Andrew talaga, anak ng mag-asawang basurero. Napakamalis niya talaga sa kanyang mga magulang. Saan kaya siya ginawa ng kanyang nanay at tatay? Sa basurahan. Kaya pala sobrang baho nila." Natatawang sabi ni James. Agad bumalik si Andrew dahil hindi na niya nagawang sikmurain ang mga panlalait sa kanya ng binata. Agad niya itong binigyan ng isang malakas na suntok sa muka, kaya agad silang pinagkaguluhan ng maraming mga tao. Dumating ang kanilang guro at agad silang dinala sa guidance office. "Andrew, at bakit mo naman ito ginawa sa kaklase mo?" Dismayadong tanong ng guro. "Kung ano-ano na po kasi ang sinasabi niya sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. Hindi ko na nga po sila pinapansin. Idinamay pa po ang aking mga magulang." Paliwanag ni Andrew. "Hindi po totoo yun, ma'am. Nakatambay lang po kami tapos bigla niya na lamang po akong sinapak." Pagsisinungaling ni James. Kinampihan naman ito ng mga kaibigan ng binata, kaya sa bandang huli ay si Andrew pa rin ang nadiin sa hindi niya naman kasalanan. Ngunit bago pa man matapos ang usapan ay bigla namang dumating si Mari Chris upang ipagtanggol ang binata. Nagsumbong ito sa mga guro na palaging hinahamak ng grupo ni James si Andrew at pinagtatawanan sa kanyang pagiging isang basurero. "Kung ganun, James, Andrew, bukas ay gusto kong makausap ang inyong mga magulang. Papupuntahin niyo sila dito sa eskwelahan." Seryosong sabi ng guro. Nang matapos ang pag-uusap ay nagpasalamat ang binata kay Mari Chris. "Maraming salamat ha. Hindi mo na kailangan gawin yun pero maraming salamat talaga." Nakayokong sabi ni Andrew. "Walang anuman. Dapat kasi napapatalsik na sila dito. Mga walang magawa sa buhay." Napapailing na sagot ni Mari Chris. Simula din sa oras na yon ay naging magkaibigan ang binata at dalaga. Sa pag-uwi ni Andrew sa kanilang bahay ay kinausap nito ang kanyang mga magulang. "Nay, bukas daw po ay pumunta daw po kayo sa eskwelahan. Sabi po yan ng aking guro." Kinakabahang sabi ni Andrew. "At bakit naman anak? May nagawa ka bang hindi maganda?" Nagtatakang tanong ni Aling Susing. "Opo, Nay. Nakapanakit po kasi ako ng aking kaklase." Sagot ni Andrew. "At bakit mo naman yun nagawa?"
Kasi po, hinahamak niya po kayo. Basurero lang daw po kayo kaya mabaho daw po ang ating pamilya. Sa totoo lang po ay wala naman po akong masamang ginagawa sa kanila. Paliwanag ni Andrew. Nang dahil doon ay nagkatinginan ng mag-asawa. Awang-awa ang mga ito sa kanilang anak dahil pinagtatawanan ito ng ibang tao nang dahil sa estado ng kanilang buhay. Huwag mo na silang pansinin anak. Ang isipin mo ay wala naman tayong ginagawang masama. Kung meron mang may kasalanan ay sila yon at hindi tayo. Paliwanag ni Aling Susing. Kinabukasan ay pumunta na doon ang kanilang mga magulang. Wala silang nagawa sa mga magulang ni James at sa bandang huli ay parang sila pa ang hindi makapagsalita. Mayaman pala ang pamilya ng binata at nang dahil doon ay wala ring nagawa ang guro kundi ang pag-ayusin na lamang ang dalawa. Natatakot din ito na baka sa bandang huli ay siya pa ang mawala ng trabaho. Hindi nyo ba alam na sinungaling lang ang mga taong tulad nila? Mga taong lumaki sa kalsada? Baka sa bandang huli ay pagnakawan pa kayo ng batang yan. Sige na at aalis na kami dahil marami pa kaming kailangang asikasuhin. Sabi ni Mrs. Velasco na ina na James. Ganun po ba? Sige po ma'am, pasensya na po kayo sa abala. Ako na po ang bahala sa mga estudyante. Magalang na sabi ng guro. Napili na lamang ni Aling Susing na hindi magsalita dahil mas pinili nito na maging tahimik upang hindi na humaba pa ang kanilang pakikipag-usap. Lumipas ang mga taon ay malapit na silang makatapos sa high school. Matalik pa rin magkaibigan si Maricris at Andrew, ngunit alam nila na malapit na silang magkahiwalay ng landas. Alam kasi ni Andrew sa kanyang sarili na hindi na siya makakapag-aral sa kolehiyo dahil mahirap lang naman ang kanyang mga magulang. Maricris, salamat ha. Dahil nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mo, nakangiting sabi ni Andrew. Itinatago pa rin ng binata ang kanyang paghanga dahil imposible naman na magustuhan siya ng dalaga. Pero malay mo Andrew, pareho pala tayo ng paaralan na papasukan sa kolehiyo. Nakangiting sagot ni Maricris. Pero Maricris, hindi na ako mag-aaral. Tutulungan ko na lamang ang aking mga magulang. Paliwanag ng binata. Nang dahil doon ay nakaramdam ng lungkot ang dalaga. Naglakas naman ng loob si Andrew na aminin na ang kanyang nararamdaman. Agad namang naputol ang kanilang usapan nang marinig ng grupo ni James ang kanilang usapan. Ano? May gusto ka kay Maricris? Natatawang tanong ni James. Napatakbo na lamang papalayo si Andrew nang dahil sa kanyang sobrang pagkahiya. Dumaan ang mga araw na hindi nito nagawang humarap kay Maricris hanggang sa dumating ang araw na graduation na nila. Ngunit sa araw din na iyon ay hindi niya nakita ang kanyang kaibigan. Nasaan na kaya si Andrew? Bakit kaya wala siya dito ngayon? Nagtatakang tanong ni Maricris. Ang hindi alam ng dalaga ay biglaan ang pagpanaw ng ama ng binata. Tay, bakit niyo naman po kami iniwan? Paano na po si nanay? Pero tay, huwag po kayong mag-alala dahil ako na po ang bahala sa kanya. Magsisikap po ako sa aking buhay at tutuparin ko po ang aking mga pangarap. Umiiyak na sabi ni Andrew. Simula sa mga araw na iyon ay hindi na nakita ang matalik na magkaibigan. Nag-aaral na si Maricris sa kolehiyo, samantalang si Andrew naman ay maagang naghanap buhay. Pinagsisikapan nito na matulungan ang kanyang nanay. Sa ngayon ay nakatira na sila sa malayong lugar. Sa lugar kung saan malayo sa kanilang dating bayan na tinitirhan. Ang gusto kasi ni Aling Susing ay ang makalimot sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya dahil sobrang laking kawalan talaga ng kanyang asawa. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Andrew bilang isang janitor sa isang magandang restaurant. Naging kaibigan niya kasi ang may-ari nito matapos niyang mailigtas ang buhay ng anak ng lalaki. Andrew, hindi ko malilimutan na nailigtas mo ang buhay ng aking anak. Kung wala ka, ay baka wala na rin siya sa amin ng aking asawa. Kaya Andrew, gusto sana kitang pag-aralin dahil batang-bata ka pa. Sabi ni Mr. Arturo na may-ari ng restaurant. Hindi naman nagdalawang isip ang binata dahil pangarap talaga nito ang bagay na yun. Talaga po ba? Maraming salamat po kung ganun.
Hayaan niyo po at hindi ko po sasayangin ang pera na ilalaan niyo po para sa akin. Naluluhang sagot ni Andrew. Lumipas sa mga taon ay nagsikap talaga ang binata sa kanyang buhay. Nakatapos ito sa kanyang pag-aaral at maraming mga parangal na natanggap ang binata. Nang makagraduate ito sa kolehiyo ay nagpatuloy ito sa pagtatrabaho sa restaurant bilang isang janitor. Hindi talaga inaasahan ni Andrew na muli silang pagtatagpuin ni James. Oh, Andrew, ikaw nga. Nag-improve ka na pala. Hindi ka na pala basurero. Janitor ka na pala ngayon. Ito na nga pala ako ngayon. Manager na ako sa isang malaking kumpanya. Natatawang sabi ni James. Narinig naman ito ng may-ari ng restaurant, ngunit pinalampas lang nito ang nangyari. Nang makaalis si James sa restaurant ay agad kinausap ni Mr. Arturo si Andrew. Iho, pinapayagan na kitang umalis dito. Tapos ka na sa pag-aaral, kaya dapat ay maghanap ka na ng mas magandang trabaho. Hindi ka na nababagay dito. Taas noong sabi ni Mr. Arturo. Pero sir, nakakahiya naman po sa inyo. Matapos niyo po akong pag-aralin, ay bigla na lamang po akong aalis. Nahihiyang sagot ang binata. Kaya nga kita pinag-aral dahil gusto kong magkaroon ka ng maayos na buhay. Bilang kapalit yan sa pagliligtas mo sa buhay ng aking anak. Mabuti kang tao, kaya may magandang buhay na nakaabang sa'yo. Paliwanag ng matanda. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat ni Andrew dahil binigyan pa siya ng perang panimula ni Mr. Arturo. Napiling gamitin ng binata ang kanyang mga napag-aralan at nagpasimula siya ng isang simpleng negosyo. Sa paglipas lamang ng isang taon ay hindi niya lubos maisip na mabilis itong lalago. Nakapagpatayo siya ng isang restaurant na kung saan ay inihaw na manok ang kanyang inihahain sa mga tao. Mabilis itong umunlad kaya agad din itong nabalitaan ni Mr. Arturo. Andrew, napahanga mo talaga ako. Pwede ba tayong maging magkasosyo? Masayang tanong ng lalaki. Nang dahil doon ay mas lalong naging maunlad ang kanyang buhay. Nang dahil sa kanyang mga napag-aralan ay mas lalong dumami ang branch ng kanilang mga restaurant. Naging mayaman si Andrew at ibang-iba na talaga ang lalaki ngayon. May sarili na itong sasakyan at nakapagpatayo na rin ito ng kanyang malaking bahay. Isang araw ay binisita ni Andrew ang kanilang dating bayan. Balak niya kasing magpatayo doon ng bagong restaurant. Oh, Andrew, antagal na nating hindi nakita ha. Oo nga pala, may class reunion daw tayo sa susunod na buwan, sabi ng isa nitong kaklase. Ah, ganun ba? O sige, maraming salamat. Masayang sagot ang binata. Lumipas ang isang buwan ay nakita-kita na sila doon. Sa pagpasok niya sa paaralan ay gulat na gulat si James pati na rin si Marie Chris. Uy, Marie Chris, yung basurero mong maliligaw. Sasagutin mo na ba siya ngayon? Natatawang biro ni James. Nagtawa na ng mga tao at natatawa na lamang si Marie Chris dahil wala pa rin pinagbago ang mga ito. Hindi man lang nagbago ang ugali nyo. Masama pa rin ang asal nyo. Mataray na sagot ni Marie Chris. Agad sinalubong ng dalaga ang binata upang kumustahin sa kanyang buhay. Uy Andrew, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Kinakabahang tanong ni Marie Chris. Wala pa. Masyado pa akong busy sa aking buhay. Ikaw ba? Nasaan ang asawa at mga anak mo? Tanong ni Andrew. Ikaw naman? Wala pa akong asawa at kahit na nobyo ay wala pa ako. Mukha na ba akong losyang? Natatawang biro ng dalaga. Ang hindi alam ni Andrew ay matagal siyang hinintay ng babae. Dati pala ay mayroon na rin itong paghanga sa kanya at naghintay ito na muli silang magkita. Ganoon din si Andrew dahil nang makita nito si Marie Chris ay ang babae pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. Hindi pa rin niya nalilimutan ang dalagang nagtanggol at tumanggap ng buo sa kanyang pagkatao. Maya-maya lamang ay inilabas na ang kanilang mga pagkain. Sarap na sarap ang mga tao, pati na rin ang lalaking si James. Gulat naman sila nang magsalita ang tagapagsalita sa unahan ng entablado upang pasalamatan ang nag-sponsor ng pagkain. Maraming salamat nga po pala kay Sir Andrew Chavez sa masarap na pagkain.
at siya po ang may-ari ng Mang Andrus Inihaw na Manok. Congratulations po sir sa inyong tagumpay. Sigaw sa mikropono ng tagapagsalita. Nang dahil doon ay napatahimik ang lahat dahil mayaman na pala ang binata. Napatigil si James sa kanyang pagkain dahil hindi na pala biro ang buhay ng lalaki na kanyang hinahamak. Kung ganun, ay si Andrew pala ang may-ari ng lahat ng branch ng kainan. At paano naman nangyari yun? Hindi ba't isa lamang siyang janitor? Nagtatakang tanong ng lalaki. Simula noon ay na kay Andrew ang lahat ng atensyon ng mga tao. Pati na ang mga guro ay hindi makapaniwala sa dagumpay na narating ng binata. Nang matapos ang reunion ay nakita ni James na sumakay si Andrew sa isang magarang sasakyan. Kasabay nito si Marie Chris at narinig niya na muli daw itong manliligaw. Hindi makatingin ang diretso si James dahil walang-wala na siya kung ikukumpara kay Andrew. Kalat na kasi sa buong Pilipinas ang mga negosyo ng lalaki, kaya alam niyang sobrang yaman na nito. Lumipas sa mga taon ay naging mag-asawa si Andrew at Marie Chris. Itinuloy nila ang kanilang pagmamahalan at sabay silang nagpayaman. Nagkaroon sila ng mga anak, ngunit kahit na ganun ay masaya nilang kasama si Aling Susing sa kanilang bahay. Tay, natupad ko na po ang pangarap ko. Kahit na kailan ay hindi ko po pababayaan si nanay. Masayang sabi ni Andrew habang ito ay nakatingin sa kalangitan. Bilog ang mundo at hindi mo pa alam ang pwedeng mangyari kinabukasan. Ang taong pagkumbaba ay itinataas at ang mapagmataas ay ibinababa. Mahalin natin ang ating kapwa kahit anuman ang estado nila sa kanilang buhay. Huwag tayong manghamak kung mas mataas man tayo sa kanila. Ang dapat nating gawin ay tulungan ang mga nangangailangan at suportahan kung sino man ang nakakalasap ng kaginhawahan. Huwag tayong magtapakan at iwasan ang inggitan. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba at hindi yung maiinggit ka sa mga masayang nangyayari sa kanilang buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.